reaksyon ang inabot ng mga opisyal ng DENR sa pagharap nila sa Senado kaugnay sa mga itinayong resort sa Chocolate Hills at iba pang protected area. Nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Ginisa ng mga senador ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagdinig kanina kaugnay sa mga itinayong resort sa ilang protected areas sa bansa, gaya ng Chocolate Hills sa Bohol at Mount Apo Natural Park sa Davao City. Giit ng mga senador, hindi nagagampanan ng DENR ang tungkulan nitong protektahan ang ating kalikasan. Mismong DENR daw kasi ang nagbigay ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa mga itinayong resort. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DENR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Natuklasan din sa pagdinig na may ilang resort na naitayo sa Mount Apo kahit walang clearance at ECC. Pinagmumulta lang daw ang mga may-ari ng naturang resort. Hindi rin nga sila natatakot kasi alam nila magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos eh. Kasi you've never used that option na i-demolish yung property kasi nga clearly they're already in violation of the law. Depensa naman ng DENR, ang Protected Area Management Board na binubuo ng mga barangay official ang nagbibigay ng permit kaya naitayo ang mga resort. Pero binara agad yan ni Senator Cynthia Villar. ECC, completely DENR yan. Ha? So huwag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DENR. Pwede nyo pa ipalusot yung PAMBI, may local government doon, but ECC kayo lang yan. Walang nag-i-issue ng ECC kundi ang DENR. So kasalanan niya ng DENR. Buwelta naman ni Senator Rafi Tulfo, naghuhugas kamay ang DENR. Mahilig kayo dito magturuan. Ang pinakalas sinabi niyo po Secretary Loizaga, it was before your term, okay? Sige, granting ganoon na nga. Now, ikaw na nakaupot, alam mo may mga violation, correct it. Wag na, don't blame other people. Don't blame the previous administration. Tinabla naman yan ni Environment Secretary Maria Antonia Llullo Rizaga. Pinaiimbisigahan na raw nila ang mga illegal na resort. Pinasuspindi na rin daw ni Loizaga ang lahat ng ECC application sa mga protected area. We are not pointing fingers here. We are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law. And we are acknowledging also the possible gaps in our implementation. Having seen that, in fact, these structures were erected, even if these are in protected areas. Gusto rin daw baguhin ni Loizaga ang mga miyembro ng Protected Area Management Board. Hindi raw kasi lubos na naiintindihan ng barangay officials ang kahalagahan ng pagbibigay ng ECC sa mga protected area. Bibigyan naman ng pagkakataong magpaliwanag sa Senado ang mga resort owners sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.